Hi guys! Magandang gabi sa inyong lahat or magandang araw kung nasaan man kayo ngayon. So as you can see sa title ng video ito is mai-recommend ko pa bang gamitin or bumili ng Olympus Digi Tracker? And ano ba yung Olympus Digi Tracker? So ipapakita ko sa video ito kung ano yung kagandahan ng action camera na to and kung ano yung mga ayaw ko sa kanya. So kayo na rin ang makakapag-decide kung pwede pa kayong bumili or kung ayaw nyo or depende rin sa inyo kasi baka wala na kayong mahanap ngayon dahil mahirap maghanap ng Olympus camera sa mga store. So mabibili nyo lang online ang Olympus Digi Tracker or yung Olympus Digi 6 ngayon. Okay, so let me start this video. Here it is. Hi guys, so this is Olympus Digi Tracker. Okay, so here it is. Olympus stuff. Let me put the battery. You press and slide. See? And when you open, you have to slide this one and press slide. Press slide. Okay. And this is the Olympus Digi Tracker. Okay. Alisin muna natin yung kanyang handle. So itong Olympus Digi Tracker is waterproof, dustproof, shockproof, and freeze proof. Okay, so we have here a slide button. Mayroon tayong ito ang kanyang on, power on and on, off, and lug. Okay, so nandito din ang kanyang menu and mode and yung kanyang dito ang kanyang wifi at saka info at saka yung button para pag-choose ng mga items. So may GPS na rin siya, 4K video capabilities, and ito ang kanyang screen. So hindi siya na flip harap. Ayan. Pero dito meron kang maliit na parang mirror. And i-on natin. Ayan, dito. Slide. Ayan. Umilaw na. So, itong screen niya, pag in-on mo itong camera, is lagi siyang naka-on. Okay? So, ayan. And pag-prenis mo yung menu, ayan. Tapos, dito, mamimili ka exposure compensation, white balance, and yung field of view. Kung gusto mo ng mas wide is piliin mo lang yung mas wide. Ayan, check natin. Ayan, so kahit gilid na ayan, kitang kita pa rin. Ayan, ayan, dito na yung ano ko sa taas. Oh. So, ang angle nito pala guys is umaabot ng 204 degrees ultra wide. Pero hindi ko masyadong ginagamit yun kasi
parang masyado nang nagwi-wave sa gilid pag gumagalaw. Okay, so ang ginagamit ko lang is ito. And then meron naman tayong 4K. So pwede mong i-Full HD sa 1080p. And pag Full HD, pwede ka hanggang 60fps. Okay, kapag sa HD naman 720p is pwede hanggang 240fps or 120fps. Okay, so lagay natin sa 4K. So ang ginagamit ko pag kuha ng video is 4K and 30fps. Ito naman is yung sa stabilization, and ito yung sa chapter and exit. Okay, so dito lang sa kabila is yung video, or pwede ka rin sa photo. Ayan, pwede kang kumuha ng picture. Okay, and time-lapse and setup. Okay, sa setup meron tayong record, on or off. Pag naka-on ito is pag on mo pa lang ng camera, mag-i-start na siya ng record. Okay, ino-off ko lang yan. Tapos itong lag, pag ino-on mo yan, maglalag siya through GPS. Ilalag niya kung nasaan ka, kung ano yung temperature, kung nasaan ka, yung ano pa ba yun? Meron siyang GPS and compass, accelerometer, temperature sensor, barometric pressure sensor. Ayan. So makikita yan sa log. And monitor normal, monitor off, power, ano to? Power off. Pag hindi mo ginagamit ng mga na 5 minutes is mag-off siya. And meron din siyang LED light kapag medyo madilim. And then ito, manometer and wifi. Pwede mong ikabit sa through cellphone para mag-transfer ka ng videos and photos sa cellphone through wifi. Okay, SD card, reset, exit. Okay, so yun lang guys. Ganun lang kadali ang paggamit nitong camera na to. And para makita nyo kung maganda ba talaga itong camera na to, is makita nyo yung mga video footage na nakukuha ng kamerang to. Okay, so I will show you first the video footage of this action cam. Here it is. Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat, and I'm vlogging with my Olympus Digi Tracker. So medyo madilim dito sa aming, dito sa aking kinatatayuan. So sinusubukan ko lang tong Olympus Digi Tracker sa kanyang video resolution na 4K 30fps. Okay, so may medyo mahinang ilaw dito. Okay. So, nakikita nyo pa ba ako? Ayan, may maliit na ilaw dito galing sa labas.
Yan. And dito, medyo madilim dito. Sa hallway, nakikita pa ba ako? Okay. So, now, I will switch the LED light. Okay, so now, how about that? Lumiwanag ba? Because I'm using the LED light of this camera. Okay, so kanina dito tayo. Here. Okay. So nakikita niyo na ba ako? And I will turn it off. Okay, so I will show you sa labas. Okay. So, andito tayo sa labas. Ayan. I'm under the sunlight. Okay, and so, nakita nyo na yung mga videos ng kamerang ito. So, nasa sa inyo na yun kung balak nyo pa bang bumili ng ganito or maghahanap na lang kayo ng GoPro or mga ibang action cam ngayon. Kasi karamihan ng mga action cam ngayon ang hinahanap is yung 3.5mm audio jack para pwede na lang kabitan ng mic. Pero dito, ang nagustuhan ko dito is hindi mo na kailangan lagyan ng cover. Wala na siyang housing. So, pwede kang magsalita habang nagbibideo kang ganyan. Tapos, kung gusto mong mag-dive, direct ka na. Pwede ka nang mag-dive sa dagat. Hindi mo na gagawin yung nagbablog ka tapos biglang sasabihin mo, ay sandali, lagyan ko muna ng cover. Yan, tapos saka ka mag-dive. Ito, direct na. So, pwede mo nang ilubog sa tubig kaagad to. And makikita nyo rin yung mga videos na nakuha ko nito sa aking dito sa aking YouTube channel. So panoorin nyo na lang yung aking mga past videos under the sa dagat or sa swimming pool. Okay, so ang ayaw ko naman dito sa camera na to is itong lens protector niya. So, ang kasama tong lens protector, bali dalawa. Ito at saka ito. Okay, so itong lens protector na to is for all day use. Ayan. So, slide mo lang 'yan. Tapos twist. Ayan. So, ito yung lens niya. Lens protector. So, ito naman is for underwater. Ayan. Kakabit mo lang yan ganyan. Tapos slide mo. Ayan. So ayan, nakakabit na ang kanyang underwater lens protector. Ang ayaw ko dito is madali siyang magasgasan. Ayan, punong-puno na ng gasgas ang kanyang lens protector. Pati itong isa hindi lang masyadong kita dito sa video, pero may mga gasgas na yan sila. Pero hindi naman affected masyado yung video na nakukuha niya kahit na may mga gasgas. So ayun lang. And mahirap nang makahanap ngayon ng mga pampalit nitong lens protector. Ayan. So kasi diniscontinue na nila ang paggawa ng kamerang to, and ang kanilang bagong camera ngayon is yung Olympus TG6. Ayan. Okay, so pag nagbibideo pala kayong ganyan, pag pinipress nyo ng matagal ito is lalabas yung ilaw nya. Ayan. Tapos pag gusto mong patayin, i-long press mo lang.
Ayan. Ito naman is yung Wi-Fi. Ayan. I-scan mo lang ng cellphone mo. And may i-download ka lang na mga apps sa cellphone mo para makapag-connect sila. Okay. So, yun lang guys. And sana nasagot ang inyong mga katanungan tungkol sa camera ito. That's Olympus Digi Tracker. Bye.